Welcome back muli sa aking channel. Medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload kasi sobrang busy. Pero po tayo ditong isang gagawing higher 32 inches. Ito po yung pinikap namin sa main Santa Ana, Manila. Ang problema niya ay panel issue. Yan na yan. Pakitutukan mo. Pag on ko, meron lang siyang backlight. Pero wala siyang video. Yan yung kanyang sakit. Sa mga ganitong kaso, kung walang tikon yan na ginamit na bukod, rekta sa panel, tapboard, tatapboard kagad ang problema yan or sa panel. Titingnan natin kung kaya pa nating remedyo ng ganitong problema. Umpisahan ko natin. Pakitutukan nga ito, Miss Camera. Ito yung kanyang top board, ang panel niya. Kung mapapansin nyo, intact pa siya. Wala pa siyang, wala pang galaw. Ako pa lang ang gagalaw. Dito sa video na ito, aalamin natin yung step by step na gagawin kung paano mo mapapalabas yung video niya. Umpisahan natin. Sa kabal itong tanggalin mo na lahat ito. Ito yung kanyang wifi. Meron tayong ubo. Kaya na walang COVID. Ubo lang. Ang gagawin nating step muna, siyempre, tignan natin kung may supply bang pumasok sa panel. Yung BE niya na 12 volts. Kung may 3.3 volts pa siya. Sumuplay sa may DC-DC at level shifter niya. Kasi pag meron siyang sumuplay na ganun, dapat mag-o-oscillate ito. Alabas niya naman yung VGH, VGL, etc. etc. Tingnan natin kung anong supply meron siya. Kauna ba? Saksak natin. Wala na rin. Tukan mo itong tester ko ha, kung magkakaroon ng 12 volts. Meron di ba? Kita ba? Tingnan natin yung supply na 3.8. Pakitutukan mo ito. Tutukan. Para makita nilang maayos. Tingnan mo yung ano, tester. May 3.3, di ba? Ito, titingnan natin ngayon yung supply ng kanyang core. Yung 1.8. Kung meron ba. Wala o. Wala siyang supply. Ah, meron. Meron siyang 1.8. Ibig sabihin, dapat mag-oscillate ito ang kanyang IC. Tingnan natin kung nag-oscillate ba. Check natin yung B1 kung meron. Or BGH. 0.086, 84, 81, 80. Wala siyang supply. Ngayon, ang gagawin natin dyan,
Hugutin uli natin. Ganito ang tamang pag-analyze ng troubleshooting sa may panel. Wow! Aksak uli natin. Tutukan mo itong tester ha, kung magkakaroon siya ng problem. Doon ilagay. Yan. Diba ba? Kita? Mm-mm. Tutukan mo ha. Ang alin? Maganda kung pares silang. Kita ba yan? Oo. Saka may nakita ha. Oo nga. Kiyoon ko ha. Tingnan mo kung magkakaroon siya ng kahit konting palo. Pag nag-on. Meron, di ba? Kaya lang, oh, wala agad. 2.6 bugsak agad. Ibig sabihin, nag-oscillate itong ating DC-DC at level shifter. Kasi, pag on ko, biglang nagka-supply ng 2.6 volts. Hindi nga lang siya nagtuloy kasi may problema sa kanyang sinusupplyan. Itong ganitong top board na panel, medyo madaling i-repair eh. Bakit? Kasi nandiyan dyan na yung mga sign, yung mga naka-indicate, kung ano yung mga dapat mong galawin. Sa ganito kasi, pag may short ang yung source board o yung mga gate niya, may short. Ganyan ang labas niyan. Hindi siya magbibigay ng output supply ng BGH, BGL, etc. Pati yung 15 volts niya na sa supply ng Bcom. Kasi meron siyang nasusupply na shorted na gate. Kaya ganyan. Paano mo ngayon ito troubleshooting ganito? Kasi wala siyang ginamit na tikon na bukod eh. Kasi pag may bukod na tikon, medyo madaling mag-troubleshoot. Pero pagka ganito, cutting po lagi madalas yan. Kung walang supply yung ating mga out, eh, wala tayong video gaya nung nakita natin kanina. Walang video. Ayan o. Walang video. Ngayon, aalamin natin kung alin yung ating ikakat dito na mga gate. Para mapalabas natin yung voltahe. Ito po'y panoorin yung maigi ang step by step ko ganito. Marami na rin nakakaalam ng ganitong uri ng troubleshoot. Pero panoorin nyo rin yung sa akin kung paano tayo mag-troubleshoot ng ganito. Yeah, boy! That's... Pakitutukan mo nga itong... Kita ba ito? Kita, tutukan mo pa kung kaya. Yan. Nakikita nyo yung mga naka-indicate na yan. Yung CKB1, CKBB1, CKB2, CKBB2, BO, BSS, etc. etc. Diyan siya naka-indicate. Ngayon, saan mo hahanapin ngayon yan? Yan ang tanong dyan eh. Yan ang maraming tinatanong mga karamihang tech na nagsisimula pa lang. Cutting, pagkaganyan, cutting lagi. Ang tanong, eh paano mo ikakat? Saan ka magkakat? Anong sisimulan mong ikat? Diba? Kasi wala tayong voltaheng lumalabas sa may BGH niya at saka BGL yung BO. Nakita natin yung indicate na ito. Nakapapansin nyo, no? Naka-align siya. Oh. Naka-align. Ngayon, titignan mo siya dito sa may source board or sa COF. Kumo yun yung umpisa niyang indication, dito ko mag-usimula kasi itong siya eh. Kasi kaya doon nakalagay, alam niyo kung bakit? Kaya sa dulo nakalagay yung kanyang ano, hulaan niyo kung bakit. Ako, ang hula ko, ewan ko lang kung tama yung hula ko. Kaya doon siya nakalagay,
Kasi hindi mo pwedeng ilagay dito. Walang paglalagyan. Ewan mo lang kung tama ako ah. Chok ba yan? Simulan natin. Tutukan mo itong mga dot na ito. Medyo maliit kasi maganda dapat pag malaki. Ano ba? Itong mga dot na ito. Yung dilaw? Yan, yan. Yung gold na yan. Makikita naman. Yung mga na yan, yan yung indication ng ito. Kung nakasulat na ito na mga gate. Yan yun. May sinulat akong board niyan eh. Teka. Kukunin ko lang sandali. Nakita mo ba? Yan. Kita, di ba? Punta ka sa kabila. Puntahan mo itong gate din yan. Yan, yan. Ito, toto. Kung paanong merong ganito dito, ito yung left niya. Ito naman yung right. Magkadugtong yan. Naintindihan nyo, no? Sana madali nyong ma-pick up itong ganitong tutorial. Ito, gumawa ko ng listahan para mas malaki. Asan yung ating... Ito yung tinatawag na... Patong mo sa upo. Ano matawag dito? LED frame cover whiteboard. Haba ng pangalan. Kung papansin ninyo ito. Ano mo, Gita? Sa laki ba naman yan? Di makita? Yan. Apay, oo. Ito yung sinasabi ko. Yung nakapikit lang yung makita niya. Yung pinakita ko kanina. Itong... Dalawa na to, ito yan. Itong CKB, kung nasa baba siya, papansin nasa baba, di ba? Nasa baba rin siya yung dot. Kung nakita nyo kanina yung pinakita nating top board. Ito ngayon yung CKB. One. Sumunod, ito, basta ang hilera niya nasa baba. Ito yung CKB. B1. Yan yung gate na fair gate. Pares lagi yan, pares. Ito, kung titignan mo, ito yung ASG monitor niya, di ba? Hindi Abu Sayyaf Group yan, ha? Ito yon, yung ASG. CKB to, ito yon. Kung muna sa taas siya, sa taas ka rin magpupunta. Ito naman yung CKB. B2. Ngayon, may mapapansin kayo. Meron siyang dot. To, dot. Kung mapansin nyo kanina yung nakapicture, may dot siya. Ito to. Ano tong may dot na to? Yan yung CKB1, di ba? Yung CKB to niya, may dot din. Bakit may dot yan? Di ba sa electronics, pagka ang connected, ganyan. Connected yan, di ba? Ang not connected, ganyan. Not connected yan, di ba? Connected. Not. Ito, dot na to, nakakonekto dito sa may output. Ng level shifter. Saka ng DC-DC. Yung dot na yan. Yung dot naman na ito, ng CKB1,
Diyan din nakakonect yung output niya. Ganun din siya ang trabaho niya. May isa pang dot dito. Connect to naman sa may kabila yan. Sa kabila naman nakakonect yan. Kung mapapansin nyo. Natatakpan. Okay lang yan. Kamay mo. Yan. Yan. Kung paano merong gate dito, na per gate, meron din sa kabila. Ito lang ang dinrawing ko para maintindihan yung maayos. Ngayon, para ma-distinguish natin yung kung ano yung may short, kung CKB1 ba o CKB2, yung dot na yan, pwede mo siyang i-cut. Cut mo siya. Halimbawa, kinat natin tong CKB1. Pagkakat mo yan at lumabas yung V-on niya, lumabas yung voltahe, at saka yung V-off lumabas, ibig sabihin, ang problema natin nasa may CKB1. Ngayon, aalamin mo lang kung saan siya. Kung dito ba sa magkakat sa right side o sa may left side. Yan, halimbawa, kinat mo, hindi lumabas yung V1 sa kanyang VO. Hindi lumabas yung supply, hindi siya nag-oscillate ng maayos. Pwede mo uli siyang idugtong kasi magkadugtong naman talaga yan. Pagkadugtong mo sa kanya, yung kabila naman ang ikat mo, yung CKB2. Pag lumabas doon, ibig sabihin na sa CKB2 ang iyong problema. Doon ka ngayon magkakaroon ng cutting. Either right or either left. Dinedemo lang natin para maintindihan. Kasi masyadong maliit doon eh. Nilakihan natin. Ngayon, tutuloy natin yung troubleshoot sa may talagang TV na. Nahiintindihan niyo po ba? Hindi niyo nahiintindihan. Hindi ko rin nahiintindihan. May naiintindihan niyo ang aking paliwanag na palapo. Gawin natin yung procedure na ginawa ko kanina, sinabi ko sa inyo. Ito ang mahirap dito eh, yung pagka-cut. Kasi, pag nag-cut ka, kaya nga ayoko nang nagka-cutting eh. Gusto ko yung nagte-tape lang eh. Magkamali ka malang sa tape, tatanggalin mo lang yung tape. Ito pag nagkamali sa cutting, naku po, hirap hinangin. Maliliit pa naman. Maliliit! Pero kahit maliliit yan, pag matyaga ka, sabi nga nila eh, pagka may tiyaga, may sinigang. Pag may tiyaga, may kakainin, nilaga. Ayun. Hirap talaga. Sana hindi ka basmado. Ang hirap mag-cut eh. Actually, marami na akong nagawang ganito eh. Ang padalasan nasisira dyan, left. Left lagi. Alamin muna natin kung ano yung magkadugtong. Kasi para sigurado tayo eh. Ito yung CKB1, you know. Yun, ang CKB1. Ganyan, no? Meron siyang tunog. Yung CKB2, yun. Alternate siya, no? Kung mapapansin yung alternate siya, no? Yung CKB1, nandito. Duduling na ako. Yan. Yung CKB1, ito, diba?
Ito naman yun. Papansin ninyo, laging yung tatandaan, laging alternate yan. Ulit-ulit. Ulit, sige, tingnan natin. Ito yung CKB1. Ito naman yung kadugtong niya. Ito yung CKB2. Ito naman ang kadugtong niya. Ito yung CKBB1. Ito naman yung kadugtong niya. Ito yung CKBB2. Ito naman ang kadugtong niya. Kita ba? Yan. Ah, sige. Pisaan natin. Sabihin, pag hindi tumulog, hindi sila ang magkadugtong. Hindi nagkatong. Hindi yung continuity. Walang continuity. Kaya walang tunog. Okay. Tip pa yun? Tip yung tip. Sa mga mababait na technician. Wow! Uumpisahan ko yung cutting. Mahirap talaga mag-cut pag ganito. Pagkamalabo na mata mo. Ano pa makikita to? Harang na yung kamay mo. Hindi nila makikita kung paano mo ikakat. Nakahara ka. Ikakat ko yung CKB1 na may dot. Yung unahang dot niya kasi, papunta yun sa sinabi ko kanina. Papunta yun sa may level shifter and DC-DC. Magkasama siya o sa isang IC. Ang hirap itong itugtong, nakakabisit. Habib. Totoo lang, ayokong gumagawa ng ganito eh. Pero, i-demo natin sa kanila para. Ayan, kinat ko. Cut lang, hindi alisin. Eh, pag kinat mo, naalis yun. Ngayon, titingnan ngayon natin yung, ang kinat natin yung CKB1 na may hole. Titingnan natin kung magkakaroon na siya ng, bultahe. Tara po. Nakatuto ko sa may kanyang supply ng BGH. Ayun! Nagkabultahe siya. O, napansin nyo? 30 volts, di ba? Saan yun? Ibig sabihin, ang may problema, yung CKB 1. Tingnan natin kung ano yung resulta. Meron siya, oh. Kaya lang, hindi siya maayos. Diba? Nabas na yung kanyang ano, pero meron siyang, kita ba sa camera? Mm-hmm. Kinat ko yung output papunta ng, output ng DC-DC and level shifter. Kinat ko yung sa CKB1. Lumabas yung kanyang bultahe. Meaning, yung CKB1 may problema either left or right. Diba? Hindi ka ngayon makangapa na, uy, kinat ko yun. Uy, kinat ko uli yun. Wala. Kinat ko uli yun. Hanggang sa nakarami ka ng cut. Tapos, chup. Hindi tumino. Ikaw mong nahihirapan kang gawin na ihinang ng maayos. Anong gagawin mo? Anong gagawin ng technician? Solid na lang natin. Oh no! Kaya ito, pag napanood yung video na ito, matututunan nyo na
kung alin yung ikakit nyo ng maayos para na para sa kapakanan nyo rin na mga nag-aaral. Ayan, lumabas na siya. O kaya lang, hindi siya maayos, diba? Ngayon, ikakat ngayon natin yung kanyang cave. CKB1. Doon tayo magkakat sa may left. Try tayo sa left. Mahirap din kasi minsan pagka ano eh. Hindi mo siya mapunto kung nasa right o nasa left. Pero doon tayo sa left. Saan nila malalaman yun? Pareho nila ikakat. Yan ang iba, cut ng cut eh. Nakakita sa ganun na vlogger. Uy, doon kinat eh. Cut sila ng cut. Natatawa na nga lang. Maganda talaga yung pag-aralan siya. Sana'y mga tsambahan natin. Yung kinat mo, hinangin mo ulit? Oo. Tapos magkakat ka ng bago? Magkakat ako ng bago. Dahil nakita mo na ako saan yung ano niya. Oo. Tapos yung pag-analisa. Tapos hindi ka pa sigurado kung left yun. Alright. Ganda. Ganyan ang pagto-troubleshoot. Kaya pala napuputol yan, no? Nakaarang ilaw. Uy! Kita. Buti mo lang nadadamoy pagka ginaganyan. Eh, kailangan maayos kang magkaskas. Pag hindi maayos, magkakadikit-dikit yan. Magkakaroon ng short? Siyempre. Pagka nagkaroon ng short, ibig sabihin, hindi nakapantalon. Kailangan natin. Tingga. Baka nandun oh. Nandun oh. May tingga ako nakita dyan. Kaya lang makapal. Bago pa nga nakita ko. Ayan. Hindi yan. Hindi yan. Tingga ako. Punta yung tingga. The tool box. Dali nga, dali. Makita. Ayun, tinggal pala.
Cut ko itong CKB one. Tingnan ko muna. Ba? Mamaya na pagka na-ikot ko na. Maayos. Sang. Sang. Abu, ayo mana? Sang. Ini tiba. Ya, kita mana ini? Tengah kamu ni yang disuruh. Malah abu. Uy! Nawala na. Ang linaw niya masyado. Mapansin niyo? Browsing is initializing. Nakita niyo yung kinat ko kanina. Pagka-cut ko ng output galing IC, nagka-supply siya ng 30 volts. Alin yung 30 volts na yun? Yun yung B1. Or, malinis siya. Oh. Walang kasi ano-ano. Oh. Walang ka guhit-guhit. Nung pag-cut ko, lumabas yung voltahe. CKB1 yung kinat ko. Pakita mo itong anong kinat kong bago.
nito, di ba? Kita mo ba? Kita? Yan yung CKB1 na kinat natin. Nung pagkat natin yan, nagkaroon ng 30 volts. Nag-oscillate itong ating IC. Ngayon, hindi naman po pwedeng yan ang ikat natin. Bakit? Kasi supply nga yan eh. Tingnan nyo kanina nung pagkakat natin, meron siyang hambar tapos hindi buo yung kanyang picture. Pangit. Bakit kasi? Kasi yung buong frame niya hindi maayos kasi wala siyang supply ng PGH. Ngayon, dinugtong natin yan. Doon tayo nag-cut sa may kabilang side na left. Ang kalakaran, kadalasan ang pag-cutting. Pure gate lagi yan eh. Ito yun. Kita mo. Ito yung kinat natin. Kita ba? Ayan o yan. Ayan yung cut. Dito natin pakita. Para makita nyo. Hirap makita dyan eh. Actual kasi ito eh. Ano mga... Ayan yun, no? Kikita mo? Parang may gas gas. Oh, ito yun, ha? Paikita ko. Dito, ito, paikita mo. Nung ikat natin tong... May dalawang dot na yan. Nung ikat ko yan, lumabas yung kanyang B1 na 30 volts. Ano yung kinat natin? CKB1. Meaning, ang may problema, yung kanyang gate na CKB1. Ngayon, dinugtong ko ulit ito. Pagkadugtong ko nito, dito ako nag-concentrate sa kabila. Ito yung... Hirap eh. Ito yung CKB1 left side. Kinat ko yan. Pagkakat ko, lumabas yung kanyang 30 volts na B1. minsan kadalasan parang ano, kontra. Kadalasan, ang cutting talaga per gate, pag kinat mo yung CKB1, dapat ikat mo rin itong CKBB1. Yan kasi magkasama madalas eh. Yung CKB2 magkasama rin madalas. Kung matino na rito, kahit hindi mo na siya ikat, nakita niyo malinis, walang bahid karumihan. Dito lang tayo nag-cut. Yan, halimbawa, nag-cut ka dyan. Hindi siya pino. May mga guhit. Hindi siya pino. Saka ka lang uli magka-cut dito sa may CKBB1. Naiintindihan kaya ako. Sana'y naiintindihan niyo yung paliwanag na ito kahit medyo magulo nga lang, pero alam ko na iintindihan nyo. Pwede naman sila lang, mag-chat sila. Kung may tanong lang kayo, mag-comment lang kayo sa video na ito. Ayan o, makikita nyo. Malinis siya. Nawala nga yung ano sa gilid eh. Malinaw, di ba? Ngayon. Maraming nagtatanong na mga ibang lahi. Sabi nila, translate ko sa English. Sabi ko, mag-aaral muna ako mag-English sa mga ibang lahi. Pasensya muna kayo. Tapos sa ating mga Pinoy na mga technician, magtutulungan tayo hanggang sa huli.
Sana may natutunan na naman kayo sa video na ito, na pasensya na, ngayon lang uli ako nakapaggawa ng video. Maraming video, kaya lang puro service. Sa service kasi, hindi ako nagsasalita ron. Nahihiya akong magsalita kasi nanonood ang customer. Di bali, kung makilala ko yung customer, pwede ako magsalita. Kasi hindi ko makilala kung saan lugar nang gagaling ang mga customer. Halos lahat sila sa YouTube nang gagaling. Ito, hindi mo kailangang palitan yung panel. Kasi pwede pa nating remedyo. Siya nga pala, sa mga nagtatanong po ng mga panel kung saan makakakuha. may mga kinukuhan ako dati. May kinuhaan din ako isa sa kailan lang kay Alan Sandigan. Pero dati kumukuha kay Anton Abletes. Meron na po siyang available ng 32, 43, 49, 50, 55 at saka ng mga backlight set. Iba-ibang brand. Kay Anton Abletes po at saka kay Joshua Lisondra. Si Anton po ay nakalocate sa may Globe Building, ground floor. Kaya po Manila, Raon. Malapit sa may CR ng babae. At si Joshua Lisondra naman ay sa may Ever. Pinopromote ko to para kasi mababa silang magbenta ng mga panel ng mga parts. Si Joshua Lisondra sa may Ever Cheter. Ground floor din siya sa may tapat naman siya ng lotohan. Madali lang hanapin basta sa Raon. Puntahan niyo po sila sa Raon, ha. Yan lang mabibigay kong tips sa mga nagtatanong ng kung saan makakuha ng panel, mga backlight. Diyan po kayo magpunta. Kay Anton Abletes at saka kay Joshua Lisonda. Mababait po yan. Mga legit talagang technician niya. Sana may natutunan na naman kayo sa video na ito. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe, mag-subscribe lang kayo sa aking channel. Mag-like kayo, mag-comment. Pag may pagkakataon po, isasagutin ko po kayo. Minsan talaga sobrang busy. Naway may natutunan kayo kahit kaunti. At salamat sa Diyos sa kanyang kaloob na hindi masayo.